Hello everyone, mga kababayan, and welcome to Anong Balita? Ako po si Earl, ang inyong Pinoy travel agent from Mango Tours. Kamusta po kayo? I hope you are safe and healthy, lalo na ngayong panahon ng pandemic. At alam niyo po, isa sa pinaka naapektuhan ay ang travel industry. Hindi na po ganun kadali o kasimple magbiyahe. Kasama dito ang pauwi ng Pilipinas. I'm sure meron po sa inyo na dapat na sa Pilipinas ngayon, pero hindi natuloy. Okay lang po, huwag po tayong mag-alala dahil matatapos din po itong pandemic. Ang importante ay magdasal po tayo para magkaroon na ng vaccine at makabiyahe na tayo. Dahil kagaya ninyo, ako rin po gustong-gusto ko sana makapagpasko sa Pilipinas ngayong Disyembre. Pero for those who need to travel to the Philippines anytime soon, this video is for you because we are going to talk about who can travel to the Philippines during the pandemic. Before we start, all the information that I am going to share with you in this video are from the website of the Philippine Consulate General of Los Angeles. I will put the important links and email addresses in the description box of this video, and I encourage everyone to visit these links for a more detailed and up-to-date information. So let's start. Who can travel to the Philippines during this pandemic? Of course, yung pong mga Pinoy na may valid Philippine passport, mga green card holders, mga immigrants. We can travel to the Philippines anytime. Kasama din po dyan ang mga dual citizens. Pero kung kayo po ay dual citizen na walang Philippine passport, okay lang po, as long as you can provide proof of your dual citizenship. Ano-ano po ba ang mga documentary proof of dual citizenship? Una po ay Certificate of Retention of Philippine Citizenship. Pangalawa is Oath of Allegiance. And lastly, Order of Approval. Now aside from Filipino citizens, meron pa bang allowed to enter the Philippines? Because of the pandemic, the Philippine government does not allow foreigners to enter the Philippines. Pero meron pong mga exemptions. And for a complete list of the foreigners who are exempted o yung mga pwede pong pumasok sa Pilipinas, I will put a link in the description box of this video from the website of the Philippine Consulate. Please check it out para makita po ninyo. But for this video, let us focus on those who are relevant to us, yung malalapit sa puso natin. Sila po ay pwede rin pumasok sa Pilipinas, but there's a condition. Kailangan po nila muna mag-apply ng visa. Ito po ay ang mga spouses or asawa, mga minor children or mga batang anak, or parents of Filipino nationals. Isa-isahin po natin pati ang mga basic requirements na kailangan para mag-apply ng visa. For foreign spouse or asawa ng Filipino national, kailangan po ng proof of marriage or marriage certificate. Kailangan din po ng Philippine passport or birth certificate ng kanilang asawang Pilipino. And yung kanilang foreign passport, it has to be at least 6 months valid. For foreign minor children or mga batang anak ng Filipino national, kasama din po dyan ang mga foreign children na may special needs, kahit anong age po yun. They need to provide a copy of the birth certificate ng applicant, a valid foreign passport that is at least 6 months valid, and a copy of the birth certificate or Philippine passport of their Filipino parent. For foreign parent or magulang ng Filipino national, kailangan po mag-provide ng birth certificate or Philippine passport ng Filipino national. And the foreign passport of the applicant should be at least 6 months valid. And by the way, kailangan din pala mag-provide ng confirmed round-trip itinerary
or confirmed round-trip flight booking ng applicant. Kailangan po nilang makita yung flight papasok ng Pilipinas and yung flight palabas din ng Pilipinas. If you need help with that, you can call Mango Tours anytime. Just call our toll-free number 1-866-2-MANILA or you can visit our website mangotours.com. Paano naman po mag-apply ng visa? Because of the pandemic, the Philippine Consulate General does not accept walk-ins. So if you need to apply for a visa, you may send an email to visa@phembassy-us.org. What type of visa naman ang kailangan i-apply? Ang pinakamadali po ay tourist visa or non-immigrant visa, 9A. And how long is the processing? Ang safe answer po dyan is you have to give yourself a timeline of at least 2 weeks. Kasama na po dyan yung time ng pag-mail ng documents nyo to the Philippine Consulate, the actual processing, and yung time ng pag-mail ng consulate sa inyo ng documents nyo. How much does it cost? Madami po kasing iba-ibang klase ng visa. Pero for the tourist visa, for countries na mayroong visa agreement with the Philippines, ang single entry po na valid for 3 months costs $30. Pag multiple entry visa na valid for 6 months, it costs $60 per applicant. And for multiple entry na valid for 12 months or 1 year, it costs $90 per applicant. So these are all the basic information and some of the requirements for applying a visa to the Philippines. Pero for a more complete and more detailed information, please visit the link na nilagay ko po doon sa description box ng video na ito. And for our kababayans who were born in the Philippines but are now US citizens through naturalization, but do not belong in any of those categories na diniscuss natin. Hindi siya spouse, hindi siya minor na anak, or hindi siya magulang ng Filipino national. If you need to travel to the Philippines, you need to apply for dual citizenship. You may send an email to dualcitizenship@phembassy-us.org. So yan po mga kababayan. Kayo po ba ay po pwedeng umuwi ng Pilipinas? Sana po ay nagustuhan ninyo ang video na ito and sana nakatulong din sa inyo. Please don't hesitate to share this video if you know anyone who is thinking of traveling to the Philippines soon. Baka makatulong din po sa kanila. And for those na gustong magpasko sa Pilipinas, isa na ako doon, let us keep safe. Please wear a face mask all the time. And let us also always wash and sanitize our hands. Pero ang pinaka-importante, let us all pray na matapos na po itong pandemic, na magkaroon na ng vaccine at makabiyahe na tayong muli. Ako po ulit si Earl, ang inyong Pinoy Travel Agent from Mango Tours. Hanggang sa muli po nating balitaan dito sa Anong Balita?